Magandang araw at magandang buhay dyan mga perp. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nandito ako ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Dito yan sa Binyang 2nd Bukawi, Bulacan. Ayan, dito lang yan along MacArthur Highway bago dumating or lagpas ng tulay ng Bukawi. Ayan, so iba bike check natin itong napakaganda, napakalukit na Mountain Peak Project Bike. Ayan, so gumagawa na rin sila ng mga project bike dito. Ayan, so sa mga nangangarap magkaroon ng project bike, punta lang kayo dito sa Jacob Bike and Apparel Shop. Ayan, so bago ko nga pala simulan ang bike check nitong Mountain Peak Vulcan. Ayan, pumuputok sa pyesa. Ang ganda ng mga pyesa nito mga car. Magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan. At sa ngayon ay humaling ako sa pag-ishda. Ayan, gagawa tayo ng vlog tungkol sa aking fishda. Abangan nyo yun. No? So ano pang hinihintay natin mga kor? Simulan natin ang bike check nitong Mountain Peak Vulcan. Oh, para mga kor, simulan natin ang bike check nitong Mountain Peak Vulcan. Mapapasana all ka na lang dito sa mountain bike na ito. Ayan. So sisimulan natin syempre sa kanyang timbang. So ang timbang ng project bike na ito ay 12.4 kilograms. Ayan, oh. Basta project bike mga ka-herbs, hindi yan lalagpas ng 13 kilograms. Kasi piling-pili ang piyesang nilagay dyan. Oh, diba? Kita nyo naman. At ang frame natin ay mga ka-herbs ay large. 17 inches. Ayan, nakalagay large. So 17 inches ang ating situ. Medyo may kataasan. Ayan, kita nyo naman. At ang ating frame, syempre, Mountain Peak Vulcan. Ito yung Vulcan, oh. So yung Vulcan dyan, hindi mo masyadong mapapansin kung hindi mo siya lalapitan. Ayan, yung parang ano mo, parang yung crush mo, papansin ka na ng papansin, pero hindi ka pa rin napapansin. Oh, di ba? Ayan. Ang Mountain Peak niya, ayun, makapal to mga curb. Ayan, oh. Pag kinapa mo, ang kapal. Glossy. Parang sticker siya na chrome. Tapos, yung kanyang pintura mga curb ay glossy, shining, shimmering effect na black na may effect na konting blue. O yan mga ka-herb, ang ganda. Siyempre, internal cabling yan. Bakante yan, naghahanap ng kadate yan. Tapos na ang Valentine's Day, ayan, naghahanap pa rin siya ng kanyang kapares. Ayan, ang sarap na ito, sarap ng kapares. Smooth welding mga ka-herb. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ang sarap imase, no? Umihimas ka na ng frame, huwag ka lang ihimas ng iba, di ba? Dito sa C-tube, smooth welding pa rin na may konting triangle dito, support. Ayan, support lang yan. Dito naman, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, oh. So, tingnan natin. So, may bakating isa rito. Tingnan natin, dalawa yung dumaan dito. So, preno, saka RD. So, kung may pinasok na dalawa, dito may lalabas na dalawa. Ayan, ang sakit sa tingin, ano, mga ka-erp, may dumaang tren, nasa gilid tayo ng kalsada. Ayan, at syempre, meron ditong stopper. So, pwede ka maglagay ng FD dyan. Ayan, hinihintay na niya yung forever niya. Yung chainstay niya, mga ka-erp, walang bridge. Yung seatstay niya, mga ka-erp, wala ring bridge. So, don't worry. Be happy. Dahil lang, quality naman yan ay heavy duty. Ayan, kasi nga, Mountain Peak. So, hindi yan tatanggalan ng bridge kung hindi yan dekalidad. Ayan. At ang ating chainstay, ang lapad. Then, pakitid na dito. Uy, medyo masikip ng konti ang ating frame pero sa loob pa rin nakalagay ang ating caliper. Ayan. At ang ating seatstay, pa-square. Pa-square ito, mga curb. Hanggang dito, parang rectangle na rin to dito. Tapos, mayroon ditong ano, water decals na lining. Hanggang dito yan. Ayun, hanggang dito. Hindi siya masyadong pansinin mga curb. Nakalagay ay triple batted hydroforming. So, tatlong puwet. Ayan. May nakalagay dito, Vulcan. Hindi masyadong pansinin mga curb. Ayan o. Vulcan. Kung hindi mo siya lalapitan. At ang ating dropout ay kulay itim. So, napapalitan niya mga curb. Don't worry. Be happy. Ayan. At ang ating head tube.
ay 120 millimeter ang haba na may logo ng Mountain Peak. Ayan, water decal siya mga ka-herb. Tapered ito mga ka-herb ay nakalagay 44, 55. So 44 yung taas, 55 yung baba. Ayan, ang ganda ng ating frame mga ka-herb, panalo. At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ayan, ang suspension fork niya ay Mountain Peak Air 27.5. Magnesium alloy ang lower, magnesium alloy ang arc, at magnesium alloy ang ating crown. So meron siyang fine tuning dito mga ka-herb. Ito yung lockout. Tapos sa kabila, air valve cover. Dito nakatago ang air valve. So dyan natin nilalagyan ng hangin. Ayan. Ang ating stanchion ay 118 to be exact millimeter ang travel. At syempre nandito sa kabilang side yung kanyang rubber indicator ng kanyang sag. Ayan, ang ganda oh. Syempre, tingnan natin ang kanyang steerer tube. Oy, tapered. Oh, di ba? Tapered ang ating steerer tube. Ang ganda nito, mga ka-herb. Di ba? Ayan, nandito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ayun. May lagnat to. Weapon fiber. Weapon, ano? Weapon fiber. Ang ganda nito, mga ka-herb. Seal bearing lodi. Alloy lodi black. Ayan, black yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating weapon, fiber, hub, seal bearing, quick release. Ayan, no? At stainless ang ating spokes. Ito, first time ko to mga curve. Ang lapad ng ating rims na Winman. Winman, wow, imported. Tunog imported to mga curve. 27.5 alloy, double wall, 4 disc only. Ayan o. Important to mga ka-herb. Wala ako masyadong idea sa Wingman. May eyelet niya. Pero ang kapal niya mga ka-herb, ang lapad pala, hindi pala makapal. Ang lapad niya. So kaya siguro to hanggang 2.4 na gulong. Ayan. Pero tingnan natin yung gulong na nakakabit. Ang gulong na nakakabit ay Innova Pro CrossFit 27.5 by 2.10. Na ang snubs niya ay maliliit. So, ang daming nubs. Ayan. Ang ganda na ito. Mga promise. Ang mga promise, ano? Di ba? Sa kabila, ganun pa rin. Weapon fiber na hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Stainless na spokes. Double wall alloy na rims na Winman ang tatak. Kita nyo naman na may eyelet. Ang ganda. Innova Pro. Ito yung gulong na kinuha sa Innova na kotse na nagko-crossfit. Kaya, ang lakas nito nagko-crossfit. 27.5 by 2.10. Pakinggan ninyo mga ka-herb. Yung hubs. Kita nyo naman mga ka-herb. Hahabulin ka ng aso. Or hahabulin ka ng chicks dito, mga ka-herb. Ang ganda nito. Oh, di ba? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed, mga ka-herb. Ang dami nito. Ang dami mong pagpipilian dito. Ang tatak ng cogs natin, mga ka-herb. Yan, mga ka-herb. Ang cogs natin ay Sagmit 11 teeth and 50 teeth. Wow. Sobrang laki na ito, mga ka-herb. Hindi ka na mabibitin sa laki na ito. Sa dami ng pagpipilian at sa laki nito. Tamang-tama ito sa akyatan. At ang RD natin, mga ka-herb, bakit ba ngayon ko lang nabuksan ang ilaw? Hello? L2 AX. Ang ganda nito, mga promise, mga ka-herb. Ang tigas. Oh, di ba? Yeah. Malamang ko solid to. Alloy. Ito, oh. Ang pulley niya, oversize. Dalawa parehas, oversize pulley. Plastic, mga ka-herb. Ang ganda, oh. Oh, di ba? Ang kadena natin ay Shimano X10. Oh, kita nyo, naka-Shimano na kadena, oh. Bibihira ako nakakakita ng project bike na Shimano ang kadena. At ang ating crankset, eto si Alice in Wonderland. Ay, hindi pala. Feliz. Feliz Navidad. Yan, katatapos lang ng Pasko. Ano? Feliz LX 2.0 na hollow tech. Ayan, kita nyo. Removable chain ring. Aluminum alloy na 7075T6. 104 BCD. Ayan, 34 teeth. So, kompleto-kompleto ang detalye ng ating
crankset kasi nakasulat alloy yan, Halotech, oh, 'di ba? May butas dito. Yan. At ang ating BB, ayun, Feliz din mga ka-erp. Yan, Feliz. Feliz Navidad. O, di ba? O. Yan. At syempre, ang ating seat post ay alloy. Ayan, alloy yung ganda. O. Ay, seat post tuloy. Seat clamp. Yan. At ang seat post natin, alloy pa rin naman, di ba? O. Yan. Wala siyang tatak. So, plain na plain. Ang ganda nito. Simplicity is beautiful. Ayan. One bolt siya na naka-setback dito. Medyo malayo-layo siya. At ang ating upuan ay Feliz Venice DC Delato. Ano to? Italiano. Oh. Oh, medyo petit lang siya dito mga ka-erp. At ang laki ng hiwa. So, ang dami ng experience yan. Mukhang buka. Oh. Oh, di ba? Malayo na nararating ng jejok lang yun. At syempre, daluyan niya ng ihimo at singawa ng utot. So, pwede rin naman dito. Bahala ka na kung saan mo padadaanin. Yan. Medyo makapal at matigas ang kanyang foam. So, mas masarap yung ano, yung maliit. Makitid yung upuan para lapat yung pasok na pasok yung puwet mo. Ito, mga nasa average lang naman. Hindi siya ganun kalapad. Hindi siya ganun ka-kitid. Ayan. Dito tayo sa handlebar. Ang handlebar niya is 800 millimeter ang haba. Made from aluminum alloy. Yan ay TruBative. Ito. TruBative. Yan. Medyo low-rise siya mga curve. O, oh, di ba? Ang ganda, low rise. Tapos, ang ating stem ay Mountain Peak pa rin. Alloy, 80 millimeter. Ay, 70 pala mga curve. 70 millimeter na negative 17. Ayan, o. Oh. At ang ating headset ay sealed bearing lorry. Ayan, Mountain Peak lorry, na kulay pula lorry. Spacer natin mga curve ay isa lang. So, 30 millimeter to mga curve. Alloy, made of alloy yan, o. Oh. Ito, panalo mga curve. Ang hydraulic brakes natin ay Shimano MT-200. O, kita nyo naman. Magugulat kayo sa presyo mamaya. O, oh. Oh, tapos the bump. O, oh, pumuputok ang ating handlebar. Rubber to mga curve. Meron siyang lock. Magkabila. Ito. Yan. Alloy din yan. So, ang dali magbaklas niyan. At L2AX na shifter. Oy, walang indicator. Ayan, o. Oh. Papakiramdaman mo na lang. Oy, push, push. Ayan. So, para makabalik, ito, pupush mo to. Ayan. Ayan. Binibilang ko naman mga carpe. Eh. Ayan o. Di ba? So, hahabulin mo dito. Hahabulin mo yan. So, dun tayo sa kabilang side ng bike. So, ito mga carpe, yung kabilang side ng bike, syempre, yung ating spewer. Ganda, weapon, oh, weapon. May butas dito. Hindi ko pa nakakonfirm mga carpe. Palagay ko sa stand to. Pwede mo lagyan ng stand. At ito yung caliper natin, Shimano. Hoy! Litaw ang tornilyo dito. So, madaling mag-backlash. Yung iba kasi, dikit na dikit eh. Ayan, post mount dyan mga curve. Sa kabila, ganun pa rin. Naka-post mount na Shimano MT-200 na caliper. 160mm na rotor. Pareha siya, narapat, likod. Ayan, o, di ba? Ang ganda nito. At ang ating pedal ay Ragusa. So, meron akong video nito mga curve ng maintenance. Napakadali. Ayan, hindi yan basta-basta masisira. Basta alagaan lang yan. Maintenance. Oh. At syempre, meron talagyan na ng battle case. Ayan, so palagay ko, wala na ako nakalimutan dito mga curve. So, liyapan uli natin to. Ang ganda, oh, panalo. Sa mga curve, ayan ang ating bike check ng Mountain Peak Vulcan. Dito yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan. So, andito na tayo sa presyo, mga ka-erp. Oh, Shimano MT-200 11-speed L2AX. Panalo tayo dito, mga ka-erp. Nagkakahalaga to ng 25,800 pesos. Ayan, mga ka-erp. Pero ang original price niyan, mga ka-erp, ay 30,300. Ito, mga ka-erp. Ayan, 30,000. 300. So, less 15%. Tama ba ako, Sir Bernie, no? Ayan. So, papatak na siya ng 25,800 pesos. Ayan, sa cash yun, mga ka-erp. Meron din sila rito in-house na hulugan. So, punta na lang kayo dito. Inquire kayo. Pwede nyo itong makuha ng hulugan. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga ka-erp. Panalo. Ay! May previous nga pala ito na water bottle cage. Oh, ito nyo, may previous pa. Oh. So, hanggang dito na lang, mga ka-erp. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button mga ka-erp. Konting-konti na lang.
magte-10,000 tayo, aabot tayo sa anniversary ng aking pagba-vlog. 1 year anniversary. At syempre, dito ako nagsimula sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye!